So guys, for today's video, we're going to fix this carb. The issue is overflowing, no? Nag-overflow siya. Here. Overflow yung gas. Natapon siya dito sa labas. Ayan. So, we're going to fix first the problem. No? Ayan. This is a pocket bike engine. 49cc. Ayan. Pocket bike engine 49cc. No? This is a good engine. No? Ah, luma na siya. So, gawin na natin guys, no? Ito yung kanyang pinaka-stock carb. This is a stock carb. Ayan. Ang stock carb ay may sukat na check natin ang sukat na stock carb. 15 yata ito. Ayan. 12.5, 13. Sa stock carb. Ayan. So, you don't need this tool para ma-fix yung overflow ng carb na yan. No? So, tuturo ko na lang guys paano siya aayusin. No? So, tinanggal nyo muna yung pocket bike engine or pwede rin nandun na rin siya sa may pocket bike. Steady nyo lang din siya doon. Kung kaya nyo baliktarin yung buong pocket bike, ma-access nyo, tatanggalin nyo yung filter. May filter yan dito. No, this one is the filter. Ito. Yan. Yung kanyang filter. Meron siyang two screw here. Yung filter niya. Anyway, kaya ganito yung kulay ng pocket bike engine na yan ay nire-restore ko siya. For restoration siya guys. So, na-check ko na yung block niyan. Okay pa yung block niyan. Wala pang guhit. So, yan. Check na natin yan guys. Ayan. Okay pa yung compression. No? Then, so nga, ito nga. Yung kanyang stock filter. Ayan, madumi. Meron siyang foam sa loob. Nakalagay yan dito guys. Ganyan yan dyan. So ganyan ang itsura nyan. Ayan. Ayan. Tatanggalin nyo yung tornilyo. Ayan. Para ano nyo na rin to. Matanggal nyo rin tong sa ilalim nyan. No? So tatanggalin nyo rin yung pinaka piston nya dito sa ibabaw. I-unscrew nyo lang yung thread. Unscrew the thread. Ayan. Tapos angat nyo lang. Then, yan na, no? So, ito, pwede nyo tanggalin tong hose na ito para mas madali sa inyo. Yan. Pero, pwede rin hindi na. Ito, stock na stock pa, no? So, babaliktarin nyo lang. Kung hindi nyo makalas yung engine, baliktarin nyo lang yung pocket bike. Then, titingnan nyo lang. Gamit kayo ng Phillips screw. Yan. Unscrew nyo lang yan, guys. Yan. Ayan. Tapos, bukayin nyo lang. So, yun. Ma-access nyo na yung pinaka, ano niya. Float niya. Ito. Tapos, titignan nyo yung floater valve. No? Nandito yung floater valve niyan. So, tatanggalin nyo ito. Ayan. Tatanggalin nyo ito, guys. No? Titignan natin yung floater valve. So, kuha kayo ng chani o long nose, tapos matulis na bagay, kahit ballpen o ballpen or alambre, yan, piece of metal na matalas. Yan. So, ipupush nyo lang ito guys, yan yung pin yan, yan, yung pin, tapos kunin nyo lang siya,
no? So yan, tandaan nyo yung position ha, kung paano nyo binaklas, no? So yan, ganyan. Tapos yung pin nya, kukunin nyo ito guys. Yan, pinaka-flap nyan. Hop, yan, flap nyan, ganyan. Tapos yung pin nga, yung floater valve, ito yung sinasabi nilang valve. Yan, makuha yung valve. Nandito po yan sa loob. Yan. Kukuha. So, yan. Yan yung tinatawag nilang floater valve. Yan. Ito siya. So, ito ay may rubber sa tip. May rubber sa tip niyan. Ayan. Yung tip niyan may rubber. Ayan. So, may rubber sa tip. Ayan. Yung iba, wala. So, yung iba nito, walang rubber. Walang rubber sa tip, no? So, hole. Hole siya na aluminum, no? Buo siya na aluminum na ano siya, na pointed, no? Pointed hole aluminum. And then, titignan nyo guys kung may sira na. May sira na siya. Yung tip. May sira na, may lubog na, may kalang na. Yan. So, ito okay pa, no? Yung rubber nyo okay pa. Sisilipin nyo yung ilalim. Yung butas, no? Check nyo yung butas kung merong bara, no? Kung may bara yung butas niyan, no? Pag may bara yung butas niyan, diyan kumakalang yung mga dumi, no? So pag may kalang yung dumi niyan, yung floater valve hindi na makakasarado. Yan. Hindi siya makakasarado na ganoon, hindi siya makakabalik. So kasi ito yung nagse-serve na valve, no? Yun yung sasarado sa butas na maliit. Kaya siya pointed kasi medyo curved din dun sa ilalim niya, no? So triangle curve dun sa ilalim ng butas na yan, no? So ang function nito ay para pagka dumami yung gas, yung pinaka floater niyan tataas yan, ipipress niya yung pinaka floater ba, yung pinaka floater ano niyan, ito ipipress niya yan, ito naman ay itutulak niya doon, no? Tutulak niya pa loob. No, pag natulak niya pa loob yan, magsasara yung valve na yon. So, yung daloy ng gas dito, ano siya, hindi na siya tuloy-tuloy, no? Yun ang magsaserve na gas. Pinaka-valve niyan, no? So, ganito yan, guys. Kung ganyan ang forma niyan, yan. Tanggal natin. Ganyan forma niyan. Ito forma ng, ano, ng kanyang floater valve, no? Pag pumasok yung gas dyan, may ipon yung gas dito. Yan. May ipon yung gas dyan. Pag naipon yung gas dyan, dahil sa gravity ng gas dito, ito naman ay aangat. No? Aangat siya. Pag umangat ito, tutulak niya ngayon ito. No? Tutulak niya ngayon ito. Kaganyan yan. Pag umangat siya, umangat, tutulak niya. Tutulak niya ganun. Pag naitulak niya ganun, itong valve na ito, floater valve, aangat siya, nakaganyan yan guys. Aangat yan, aangat ng ganon. Pag umangat yan ng ganon, ganyan yan. Tulak, angat. No? Pag umangat ito, kasagan niya sa taas yan, isasarado niya yung bumabagsak na gas. Yan, dito. So, yun ang function yan guys. No? So, kaya tayo nagkakaroon ng overflow dahil dito. No. So ito ay no need palitan kung okay pa naman. Lilinisin lang guys, no, hihipan niyo lang dito, may compressor kayo, hihipan niyo dito. No. Hihipan siya dito. Diretso po 'yan dito. 'Yan, yung butas na 'yan. So, dediretso na 'yung ano diyan, 'yan. Ayan siya. 'Yan. Yung pinaka-floater valve niyan. Pag napuno ang gas, tutulak niya pataas. Sasara niya 'yung ano, yung bumabagsak na gasolina. O, gasoline. Yan. So, yan. Titignan nyo, ha, kung madumi. Pag madumi yan, nakikita nyo doon sa loob, may nakakaalang yan doon, guys. O.
meron yung nakakalang doon. Nakakalang doon sa loob. So, dire-diretso yung pasok ng gas. Gravity type. So, mag-overflow siya, no? Pag dire-diretso siya, dire-diretso, papasok dito yung gas. No, sa akin na kanyang, ano, spindle niyan. Pasok siya dyan. So, yung kanyang, yan. Ano, lalabas yan dyan, no? Mag-overflow. Lalabas dito. Malulunod yung pocket bike, papasok doon sa loob. No, although may valve din yan dito guys, flap valve. Dito sa gilid yan, dito. Meron din siyang flap valve yan. So yan, overflow. Kaya pagka tingin nyo sa umaga, ubos na yung gas nyo. No, wala na siya. Ito yung kanyang jettings pala guys, no. Yan, jettings yan. Yan ang jettings yan. So ito ay okay na, no. Na-check na natin kung may bara. So okay naman guys, no. So pagbalik niyan, ayan. Pwede nyo rin pala tanggalin to guys. Itong tornilyo na to, allen sa 4.5 mm yata ito. Yung allen key na yan. Ayan. Allen key para ano niyo to, matanggal niyo yung buong carb niyo. Yung buong carb. Ngayon naman, paano sir pagka tuloy-tuloy pa rin yung gas? Ibig sabihin ano, kahit nakapatay na yung pinaka fuel cap niyo. Ganyan. Fuel cap. Kapatay na tuloy-tuloy pa rin yung gas niya. Sira na itong fuel cap na ito. So yan ay may nabibiling fuel cap na yan guys, no, ito. No. Pag inihipan niyo yan, nakasarado, inihipan niyo yan, tuloy-tuloy pa rin yung hangin. Sabihin sira na yung valve niyan kasi may o-ring yan dito guys sa loob dito. May o-ring yan diyan. May o-ring. So napapalitan din to 150 pesos. No, so yun, meron siyang ano, meron siyang screw doon na dalawang positive Phillips screw yun. Phillips screw. Tanggalin niyo lang yan. Bilihan nyo ng replacement, may mabibili kayo, no? Pero mas maganda replacement, iwan nyo na lang siyang ganyan, steady nyo na lang, bili kayo ng dito aftermarket na fuel cap, no? Sa mga motorcycle accessories parts, no? Meron kang mabibili na ganito rin kalit, no? Meron siyang mabibili na ganyan kalit na ano, na fuel line, fuel cap, no? Sa mga TMX parang ganun siya, no? Sa mga Barako parang ganun yung mga fuel cap na ano, na nabibili. So balik na natin guys, no. Ayan. Explain ko lang para ano, makita nyo mabuti at hindi kayo mapagastos kasi ang iba nagsasabi na palit na kagad ng carb, no. Pag nag-overflow na, hindi na ma-repair, palit na ng carb, no. So may mga ganun na, may mga ganung instances na sabi palit carb, palit na ang big carb, no. Pero ang problema lang pala ito lang, no, nakalangan lang ng dumi yan. Minsan galing din dito yung dumi, dito galing dito sa pinaka kak nyan yung o-ring dito sa loob na sira na, lumiit na, so nagkaroon ng pieces na yung mga o-rings dyan. Pagka bukas-sara ano na siya, nasira na, so babagsak yun dito, babagsak yun dyan sa loob, no, lalabas yan dito. So, hindi siya makakalabas, kakalang siya doon sa loob, no, kakalang siya dito sa pinaka-valve, no. Kakalang yan dito sa singit-singit niyan, dito sa taas, hindi na siya makakapag-close ng maayos, no. At saka isa pa, yung dumi niyan, meron siyang filter dito eh. May filter yan na maliit dito. Minsan yung papel doon sa filter na nabibili niyo, meron pumapasok din yan dito, guys, no. Tsaka minsan, pag walang filter, no, direkta kayo sa tangke, walang filter, doon, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng overflow dahil yung dumi ng tangke, pupunta dito, papasok dyan. Pupunta din dito. Kasi maliit lang yan, guys, eh. Maliit lang naman yung butas niya yan. Napakaliit lang nung, ano na to, nung floater valve na yan. Unlike sa mga motorcycle. Motorcycle, ganito rin. Palit lang yan. 3mm lang. Pakalit lang yan guys, 3mm plus yung butas nyan. Pakalit lang ng butas nya, parang ganito lang. 0.5 mm lang naman yung butas nyan doon sa loob. So balik na natin guys, no. Balik natin ito. So sabi ko nga, dalawang klase yan. Merong pointed na full aluminum at saka merong pointed na merong rubber sa taas, no, kagayon to black. So, pagbalik niyan, ito guys, papasok niya dito, ayan.
pag ano siya. Yung iba wala nang ganito, walang ganito yung iba. Yung full aluminum na ganito, walang ganyan siya. So wala, hindi niya na kailangang ipasok ng ganyan. So pero almost same din naman ng ano niyan. So ganyan, pasok niya siya diyan. Balik niya siya sa loob. Oop, hulog. Nahulog, nahulog. So, ingat lang guys kasi maliit ito. Madaling mawala, no. So, pasok na natin doon. Pasok na siya, lagay niyo yung pin. Lagay niyo yung pin. No. Lagay natin yung pin. Ayan. Balik niyo yung pin. Balik niyo yung pinaka-floater niyan. Ganito. Ayan. Tapos, kung meron kayong silicone, gasket maker, or bed tray, pwede nyo lagyan para makasigurado. No? Pero, pag bago naman yung pocket bike nyo, pinaka-gasket niyan, ano pa, rubberized pa siya, pwede nyo nang kahit hindi lagyan. Ito, sa case nito kasi, na-stock yung makina, matagal na. So, kailangan ko siya nilagyan, no? So, iyan, matigas na rin yung pinaka-gasket niyan. May tendency kasi na pagka tinakpan ko siya, mag-overflow na yan dito sa gilid. So, lalagyan natin, guys, ng silicone. So, ang napili kong silicone ay Beta Gray, no? Sa Auto Shop, marami ito. 150 pesos lang po ito, guys, sa Auto Shop, no? Ito ang ginagamit ko sa makina ng pocket bikes, makina ng motor, no? So, saan natin. Sira na kasi dito, eh. Nandigas na, so dito ko na sa gilid inaano tinutusok. Ayan. So worth it naman, worth naman yung ano, yung 150 pesos ko na ano, kasi marami na rin ako nagawa dyan sa ano. Ayan. Mga sasakyan, 4 wheels, pwede rin yan guys. Bababa kayo ng oil pan. Ayan. Pwede yan. Sa head gasket, pwede yan. Ang klase yan guys. Auto Shop mabibili yan. Beta Gray. Kunti lang lagay niya, manipis lang. Sakto lang. Yan. Ingatan niyo malagyan yung loob. No? Kasi ano yan eh. Kakalang yan dito eh. No? Yan dito. So, nai-apply na natin yung gasket maker. Silicone gasket maker Beta Gray, no? Linisin nyo na lang yung loob para ano, hindi ma-stuck tong floater. Tapos balik nyo na. Ayan. Balik nyo na siya dyan. Lagay nyo na yung tornilyo. Lagay nyo yung tornilyo. Yung kanyang mga washer. In English, put back the screw. Oh yeah, isa na yung isa. Where's the other one? Ayun. Lagyan nyo na yung screw nyan. Tapos sikipan nyo na guys. Ayan. May magnet. So, yan. Okay na guys, no? Matitesting na natin maya maya pagka medyo natuyo yung kanyang ano. Yan. Alug-alugin nyo kung gumagalaw yung flap. Kasi mahirap ma-stuck eh. Yan. Yan. Gumagalaw na siya guys. Ayan, nagalaw pa. Okay. So, ayan. Pwede na nating testingin. So, nilagay yung filter. So, filter. Importante may filter guys para hindi pumapasok yung dumi dyan sa carb. No?
Pwede kayong bumili ng mushroom filter or ano, stock filter. Ayan. Balikin na yung tornilyo muna para hindi pasukan. Tsaka hindi mawala yung ano, yung kanyang mga tornilyo. Pwede rin naman kayo mag-open carb. Kaso lang mas mataas. Mas mataas ang prone na masira siya. So, ayan. Okay. So, lilinisin na lang natin. Tapos, try natin paanda rin, guys. Paanda siya. Check din natin kung mayroong kuryente. Ayan. So, ayan, pwede nyo naman i-check na kung may kuryente yan. Andarin nyo lang. Lalagitik naman yan. Tingin nyo dito. Lagi yung spark plug or kahit walang spark plug, lalagitik yan. Pagka inilan siyang ganun. Ayan yung kopa niyan. So, thank you. Thank you guys. Sana nakakuha kayo ng konting tip. Paano maglinis or paano mag-diagnose na go-overflow yung carb ng ating pocket bike. Thank you. Tsaka, don't forget to subscribe. Thumbs demo.